Sa linggo na ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Amerikanong si Chris Algieri sa Macau. At ngayon pa lang, may mga pasaring na mga coach ng dalawang boksingero. Live mula sa Macau, makibalita tayo kay Jennifer Solis. Jennifer. Patutsadahan ang mga coach nga Nina Manny Pacquiao at Chris Algieri dalawang araw bago ang laban ng dalawang boksingero. Samantala, napili na ni Pacman kung sino ang aawit ng lupang hinirang sa laban sa Linggo. Alas 11 kaninang umaga na magpa-unlock ng interview ang dalawang coach mula sa Team Pacman at Algieri Camp sa media dito sa Venetian Hotel, Macau. Naunang dumating ang coach ni Algieri na si Coach Tim Lane. Sumunod naman ang coach ng ating pambato na si Coach Freddie Roach. Bagamat nasa magkaibang mesa, ramdam ang tensyon sa pagitan nila at panayang patutsadahan sa mga media interview. Ayon kay Coach Tim Lane, sapat ang kanilang iginugol na panahon sa training para matalo ni Algieri si Pacquiao. We'll be winning this fight. It's gonna be quiet time over here. We're gonna go back home and have a nice after party. Boom. And welcome to the Chris Algieri Show. Pero ayon naman kay Coach Freddie Roach, malabong mangyari ang nais ng kabilang kampo. Manny knocks the guy down twice. He knows what to do with it, believe me. Dagdag pa ni Roach kung siya ang tatanungin, gusto niyang ma-knockout ni Pacman si Algieri. Ayaw namang magbitaw ng salita ni Pacman tungkol dito. Wala namang sagot si Algieri na hindi pa nagpapakita sa media mula kahapon. Samantala, kinumpirma na ni Pacman na ang mga pastor mula sa General Santos City at Sarangani ang kakanta ng pambansang awit ng Pilipinas sa laban ngayong Linggo. Oo, sila na. Ready na nga sila. Matapos ang kumpirmasyon, todo ensayo na ang siyam na pastor at dahil gahul sa oras, araw-araw ang kanilang practice. Yes po, pinuntahan po kami ng top rank kanina tapos pinakanta niya kami sa harapan niya. So, nung narinig niya, sabi niya, yes, this is it. So, excited po. Excited kami lahat. So, yes, may halong kaba pero nangingibabaw yung excitement namin. 13,500 ang tickets na ibinenta para sa labang Pacquiao Algieri. Nagkakahalaga ang bawat ticket ng mula 880 Hong Kong dollars hanggang 24,080 Hong Kong dollars. Katumbas ito ng mula 6,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Sold out na ang mga ticket. Maging dito sa Pilipinas, buong-buo ang suporta ng fans ni Pacman. Si Pacquiao kami! Pacquiao! Sa Pangasinan, kasado na ang live free viewing sa ilang establishmento. Every time na mayroong laban si Manny Pacquiao, dito sa kasi sa Linggen, maraming alam mo na, Pilipino mga fans ni Manny Pacquiao, para may chance sila na maka-view ng live, no commercial break. Ngayong araw naman ang huli ng pagkuha ng permit para sa pay-per-view sa Pacquiao Algieri match sa Davao City. Umabot sa 28 establishmento ang kumuha ng special permit. Mark, alas 7 bukas ng umaga gaganapin ang weigh-in ni Manny Pacquiao at Chris Algieri dito sa Venetian Hotel. Yan muna ang latest mula dito sa Macau, China. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas. Jennifer? Jennifer? Yes, Mark? Oo. Ano yung mga last minute preparations ni Manny? Pagka ba ganitong malapit na yung Linggo, hinto na dapat yung mga exercises, yung kanyang pag-iensayo, may ganun ba na hanggang today lang o hanggang bukas lang dapat pahinga na at para paghahanda sa pagsabak niya sa Linggo? Actually, Mark, ngayon kararating lang ni pambansang kamao Manny Pacquiao mula sa training. Nag-umpisa ito kaninang alauna ng hapon. At ngayon, nag-prepare na sila dito sa hotel suite ni pambansang kamao para naman sa gaganaping Bible study. Actually, walang pagod. Hindi nararamdaman ni pambansang kamao yung pagod. Kasi nga, piniprepare niya talaga yung upcoming laban niya ngayong Sunday. Mark? Eksakto na ba, Jennifer, yung kanyang timbang? Hindi ba nung nakaraan parang kulang siya sa timbang? Actually, Mark, kahit hindi siya aabot ng 144 pounds, wala naman daw problema yon. Sa ngayon, nasa 141 pounds siya at meron pa namang hanggang bukas. So, pwede pa niyang habulin. Okay.
Okay. Thank you, Jennifer Solis.